Kamusta mga idol? Isang video na naman ang ating matutunghayan ngayong araw na ito. Pero bago yan, ito muna ang ating intro. Papauwi, napansin kong parang nag-iisa lang ako. Wala akong kasalubong. Ngunit meron na pala. Dalawang kasalubong. Hindi ko muna binuksan ang aking extra light. Dahil maliwanag pa naman ang ilaw na nanggagaling sa street light. Ngayon mga idol, meron pala nag-overtake. Sa kabilang banda, binuksan ko na ang aking extra ilaw at meron pa akong mga kasalubong na tricycle. Habang ako'y nagpatuloy, palayo ng palayo sa mga kabahayan, wala akong nakikita na kung ano sa kalsada, kundi isang diretsyong kalsada. Dito mga idol, marami nang pumapasok sa aking isipan na kung ano-ano. Ano nga ba ang aking makikita? Tunghayan ninyo sa aking paglalakbay. Dito mga idol, mabagal lang akong tumatakbo. Ang iniisip ko, babalik ba ako o magpatuloy? Ngunit, ang iniisip ko, dahil gusto kong makauwi, nagpatuloy ako. Ang aking pagpatakbo ay marahan lamang. Dahil gabi at madilim. Dito, mga idol, meron akong kasalubong na sasakyan. Naging maayos ang aking pagpapatakbo. Ngunit mga idol, pagdating ko sa kalagitnaan, marami na namang pumapasok sa aking kaisipan na kung ano-ano. Parang gusto ko nang bumalik o maghintay ng kasabay. Ngunit mga idol, nagpatuloy ako. Dahil ang iniisip ko, pag hindi ako magpatuloy, baka hindi ako makarating sa aking paroroonan. Habang tahimik na tumatakbo ang aking motorsiklo, pinagpatuloy ko ang aking pagbibideo. Tahimik, wala kang maririnig na kung ano-ano. Tanging maririnig mo lamang ay ang mga insekto sa paligid. Habang palayo ng palayo ako, parang napansin kong parang bumabagal yata ang aking pagpapatakbo. So dito ko na naisip na lalo ko pang bagalan para malaman ko talaga kung anong meron dito sa isang mahabang lugar na ito na madilim. Dito mga idol, may naaninag ang aking ilaw, isang puti sa tabi. Parang gusto ko nang bumalik pero nagpatuloy pa rin ako. Gusto ko makita kung ano talaga ang puti na yun. Iyon, aso lang pala sa gitna ng kadiliman. Nagpatuloy ako mga idol. Parang gusto ko ng bilisan dahil nakalagpas na ako sa aso. At kunti binibilisan ko. Ayun, may naaninag na naman ako. Isang basura na tinapon lamang sa gitna ng kalsada.
dito, mga idol. Gusto kong balikan kung ano talaga, kung aso ba talaga yon ang aking nakita. Ayun, basura na naman, siya na yon, yung kung nakita ko kanina. Tinapon lamang sa karsada, habang palapit ng palapit. Ayun na naman, aso nga talaga. Ulitin natin, aso talaga. Pangalawang ulit, pangatlong ulit, aso pa rin talaga. Dito mga idol, na-realize ko na aso nga talaga, kasi binalikan ko siya. Ngayon mga idol, parang hamon lang ito ng buhay, na kung hindi ka magpatuloy, walang mangyayari. Hindi ka makakarating sa iyong paruroonan. Ang mga kinakatakutan mo pangyayari, dapat harapin mo. Paano mo malalaman kung ito'y kaya mo kung hindi mo susubukan? Katulad ng ginawa ko, gusto ko nang bumalik dahil ako'y natatakot. Yun pala, sarili ko lang pala ang tinatakot ko. Ngunit inisip ko na magpatuloy para makakarating sa aking paruroonan. Ayun ang aking ginawa. Nakarating ako. At ang totoong kwento niya, naligaw pala ako. Kaya napansin niyo mga idol, bumalik ako. Dahil sarado ang gate, wala palang shortcut doon. Ayun, bumalik ako. Nakikita ninyo, nagpapatakbo na ako pabalik. Ayun na, meron na akong kasalubong na e-bike. Nakahay pa ang kanyang ilaw. Masakit sa mata. E-bike nga ba? Tingnan natin. Oh, e-bike na. Habang ako'y nagpapatakbo pa uwi, wala akong iniisip kundi mag-relax kasama ang sariwang hangin, dahil nasa paligid ko mga taniman ng palay. Yan ay makikita ninyo dito sa Carmona, Cavite. Kaya babalik na ako. Malapit na ako sa mga kabayan. Dito maliwanag na. Wala na akong kinakatakutan dito kundi yung mga aso na naman. Ayan mga idol, napakaganda ng nature. O diba? Maraming puno sa kapaligiran. Marami ako nakakasalubong ng mga tricycle at motorsiklo. Walang ka-traffic. Meron na naman ako kasalubong. Masakit sa mata ang kanyang ilaw. Siguro ganun din ang iniisip niya. Masakit din sa mata nila ang aking ilaw. Lapit na ako ng palapit sa bayan ng Carmona. Isa sa pinakamagandang lugar. Tingnan ninyo ang mga puno. Pagmasdan ninyo ang mga puno sa paligid. Buhay na buhay. Ang street lights maliwanag. May nagbabike sa madilim. Ayan na naman. Aso na naman. Ayan talaga ang kinakatakutan ko. Aso. Maraming salamat nga pala sa gumawa ng aking intro, si Bon TV. Shout out sa'yo, Toto Bon TV. Ang Dicer ng Monday sa Minimart Binyan. Ayan, nagpapatuloy-tuloy ako sa pagpapatakbo. At narating ko na
ang tulay. Hanggang dito na lamang mga idol. Hanggang sa susunod na mga video ko. Aso na naman!